veteran. Ano ang ibig sabihin nito? Ang reservist ba ay may tuturing na veterano? Sino-sino ang pwedeng tawaging veterano? At paano ito nakukuha ng isang sundalo? Ating alamin. Marami sa atin ang alam sa salitang veteran ay ang ibig sabihin ay dating sundalo, no? Na nakipagdigmaan sa mga Hapones lamang. Tulad ng World War II at PIPTOC, no? Or yung Philippine Expeditionary Force to Korea. Pero, alam nyo ba na ang salitang veterano ay para sa lahat ng sundalo na naglilingkod sa armed forces ng isang bansa? No? Whether ito ay naglilingkod sila sa digmaan, panahon ng digmaan, or sa kapayapaan. So, according sa ating research, no? Ang ibig sabihin ng veterano, a veteran is defined as a person who served in the active military, naval, or air service and who was discharged or released therefrom under conditions other than dishonorable. So, ang ibig sabihin ng veterano, according to the Title 38 of the U.S. Code, no? Ito ay kinuha natin sa U.S. Code, United States. Ang kanilang definition ng veterano ay kapag naglingkod ka sa pamahalaan, sa military active duty, whether ikaw ay naglingkod sa Army, Navy, or Air Force, basta ikaw ay naglingkod bilang active duty, ay maituturing ka na veterano, no? According sa Title 38 of the U.S. Code. So, ayon naman sa ating Republic Act 6948, no? Ito yung batas ng Pilipinas para na nagbibigay ng benepisyo sa mga veteran, nagbibigay ng mga disability benefits, retirement benefits, at iba pang mga benepisyo sa ating mga veterano. Ang definition ng veterano ay, so, ito yung Republic Act 6948, an act standardizing and upgrading the benefit for military veterans and their dependent. So, ang salitang veteran ay any person who rendered military service in the land, sea, or air forces of the Philippines during the revolution in the land, sea, or air force of the Philippines. During the revolution against Spain, the Philippine-American War, World War II, including Filipino citizens who served in Allied forces in the Philippine territory and foreign nationals who served in the Philippine forces, the Korean campaign and other military campaign, no? So ito yung definition, no? Ito yung mga dating definition ay patungkol lamang sa mga nag-serve during sa mga World War, no? Dating World War, World War I, World War II, at iba pang digmaan. Pero, noong 1990, ay idinagdag na yung paragraph na ito, no? Or who rendered military service in the armed forces of the Philippines and has been honorably discharged or separated after 6 years. Total cumulative active service, no? So, kapag sa madaling salita, idinagdag nito, no, sa ilalim ng ating batas ng 6948 ay idinagdag dito ang kapag ang isang military ay nakapaglingkod ng at least 6 years in the service ay maituturing siya na veteran, no, or veterano. Cumulative service, ito yung ibig sabihin ay 6 years cumulative service ay 6 years pataas, no? So maituturing ka na veterano at magkakaroon ka ng mga benefits sa ilalim ng ating batas, no? Disability benefits and retirement benefits, no? So, at iba pang mga benefits under ng Republic Act 6948, no? Patungkol sa mga veterano, no? So, sa lahat ng mga sundalo, whether ikaw ay member ng regular and reserve components ng armed forces, ay ibig sabihin nito ay maituturing kang sundalo, maituturing kang veterano, no? Kapag nakapaglingkod ka na ng
6 years, no? In service. Pasensya na kayo at nag-i-echo yung mic natin, no? So, kapag ang isang sundalo, whether ikaw ay... Ay, nangyari dito. Bakas na, ano? Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. So, ang ibig sabihin nito, kapag ikaw ay isang sundalo at nakapaglingkod ka na ng 6 years or more, ay qualified ka na na tawaging veterano or bibigyan ka ng veteran status, no? At kapag binigyan ka ng veteran status, ang tawag sa iyo ay veterano na. Veterano rin, no? Whether kahit hindi ka naglingkod sa mga military campaign sa ibang bansa or mga digmaan sa ibang bansa, no? Ay tinatawag ng ating batas na mga veterano kapag ikaw ay dating active duty, no? At for at least 6 years, no? So, yan po. Kapag kayo ay nakapaglingkod ng active duty sa armed forces, ay kayo ay tatawaging veterano kahit na kayo ay member ng regular or reserve, no? So, ang tanong, ang reservist ba ay maaaring tawaging veterano? At pwede rin ba silang makatanggap ng benepisyo tulad ng disability, retirement, housing benefits, loans, at iba pa? Ang sagot po ay depende, ano? So, kapag ang reservist ay, sa sinabi ko nga kanina, kapag ang reservist, ang isang veterano ay yung naglingkod sa active duty, no? Sa active military service. So, kapag kayo ay na-call to active duty at nakapaglingkod ng at least 6 years sa armed forces ng Philippines, ay maituturing kayong veterano. So, sa lahat ng mga naglingkod sa active duty na na nag-retire na at na honorably discharged, no? Lahat ng mga may mabuting records ay qualified sila para tawaging veteran or veterano, no? Kapag na-dishonorable discharge ka sa kabilang banda, ay hindi ka pwedeng tawaging veterano at hindi ka ma-qualified bilang isang veteran, no? Hindi ka mabibigyan ng veteran status. So, sa ibang bansa, sa Amerika, ay before 1981, ay kapag ang isang reserve force ay naglingkod sa armed forces ng mula 90 hanggang 180 days, no, of the active duty, ay bibigyan sila ng veteran status, no, at makatanggap sila ng mga benepisyo na ibinibigay ng US, no, United States law, no, ng batas ng US. At after nyan, ay after nung 1981, ang lahat ng mga regular and reserve component, kapag whether galing ka sa reserve or regular, kapag ikaw ay nag-render ng active duty, ay bibigyan ka ng veteran status ng Amerika, no? Kahit na ikaw ay nakapaglingkod lang ng ilang buwan, no? Lalo na kapag ikaw ay na-deploy sa ibang bansa. So, marami silang benepisyo doon. So, yan po ang ating topic ngayon, no? Patungkol sa veteran. So, tinalakay lamang natin kung ano ang veteran, sino-sino ang mga veteran, at ano-ano ang mga benepisyo na matatanggap ng isang veterano, no? So, kapag kayo ay sundalo at na-discharge or nag-retire na, honorably, ay kayo ay tatawaging veterano. So, congratulations sa mga veterans natin, no? Mga sundalo natin na nag-active duty at naglingkod sa ating pamahalaan, no?